Ayon kay Mr. Mario Marcos na nasa Indonesia para sa isang mission, kahit na nag-comply daw sila sa lahat ng mga requirements na inihingi ng FDA para sa clinical trial ng FI, ay inabisuhan sila ng FDA na mag-email para sa scheduling ng trial dahil madami daw ang nakapila na kanilang pinag-aaralan at may additional requirements pa na inihingi sa kanila. Ako ay magbibigay ng update sa inyo. Alam nyo, nandito ako ngayon sa Jakarta, sa Indonesia. So, ito po ang latest update. Lahat po ginawa namin ng paraan, lahat po talaga nag-comply kami sa gusto ng FDA natin. Pero, gulat na gulat kami nung ma-comply namin nung mga requirements na nasa online application. Nagbigay po sila ng instruction na mag-email kami for scheduling dahil marami daw pong nakapila. So, kung ganito po ang sistema natin, hindi po tayo makakahabol at malabo po. Kawawang Pilipinas niyan. Ngayon, ang gusto kong mangyari, dapat hindi ganon. Kasi, nung nakita namin, may additional na more than 5,000 pages sa requirements ng CPR application natin. Naku, kawawa po tayo. Aabutin tayo ng siyam-siyam pag ganyan po ang mangyayari sa atin. So, lahat po ginagawa namin ng paraan para makatulong tayo sa ating pinagdadaanan ngayon. Sana naman ang gobyerno natin magipagtulungan na. Sana ibigay nila yung kanilang mga expert para makipag-collaborate. Tulungan na lang itong available na antiviral natin. Sa ngayon sa dami ng lumulobo na po ang infected natin, so ito yung available na antivirus natin na talagang solusyon sa pinagdadaanan natin. Sana ang ahensya natin ng gobyerno nene himukin na, imbitehan na sila Dr. Pabunan para makipag-collaborate. Tignan with the expert, with the scientist, para maumpisan na ang pagtetest ng gamot na yan kung talaga ito yung makakatulong. Kasi kung susundin natin yung application sa CPR na yan, katakot-takot po na mga requirements at hindi agad-agad po yan maaprubahan. Pero ganun pa man, dadaan pa rin kami sa proseso, sa application. Pero sa ngayon, dumadaan tayo ng malaking problema na sa pandemic tayo. Ang aking pakiusap sa gobyerno natin na sana tulungan at mabigyan na ng solusyon ang krisis na pinagdadaanan natin. Ito po ang solusyon na alam kong makakatulong at alam namin makakatulong. Wala pong iba kundi ito po yung nasa kamay natin. Kasi kung aasa sila sa vaccine, ang vaccine na yan matagal pa yan at para sa mga walang sakit. Paano yung mga may sakit? Hindi man pwedeng turukan mo ng vaccine yun. Kailangan mo yun bigyan ng cure. Kailangan natin pagalingin sila. At ito pwedeng maging prevention at cure. Yun po ang kailangan natin. So sana po makarating ito sa ating kinaukulan na makipagtulungan na para mabigyan ng solusyon ang problema natin. Yun pong latest update natin. Maraming pong salamat at patuloy kayong magdasal at suportahan ang ating pinaglalaban para sa sambayan Pilipino. Pabunan antiviral injection, kailangan natin to. Ngayon na, dapat umaksyon na. Gising Pilipinas. Maraming salamat at God bless you all. Okay? Nagpapa-shout yung mga kaibigan natin dyan, lahat ng supporters natin, lahat ng mga tumutulong sa atin. God bless you all at mabuhay po kayong lahat. Saludo po ako sa inyong lahat. Thank you po. Sa isang live video ni Mr. Mario Marcos, masaya niyang ibinahagi at binanggit na nabigyan sila ng pagkakataon na may presenta ang Pabunan antiviral injection sa Indonesia, kung saan mga health officials ang kanila nakausap at dahil sa maayos na pagpapaliwanag ni Dr. Pabunan
ay nakubinsin nila ang mga health officials ng Indonesia. Pinakita din ni Mr. Marcos ang letter of invitation na galing sa Ministry of Health ng Indonesia para mapisahan na ang trial ng PHI sa Indonesia. Ito na. Ito na yung talagang pinakahihintay ng ating mga kababayan, pinakahihintay ng lahat ang magtagumpay ang Fabunan antiviral injection. Alam niyo po, nakaka-tense at nakaka-nervyos sa nangyaring ito, because you know why? Yung unexpected granted yung ating mga dasal. Bakit? Ang FAI ngayon ay talagang may pagmamalaki na natin. Hindi man sa sariling bansa natin, pero sa ibang bansa. Ito na po. Nagkaroon una ng invitation. Ito po yung invitation ng Ministry of Health ng bansang Indonesia. Because talagang convinced sila sa ating explanation at sa ating mga ginawa para talagang ma-actionan na at mabigyan na ng patotoo ang ating pinaglalaban. Ngayon, nagpapasalamat ako sa mga concerned person from the Ministry of Health of Indonesia. This is Doktora Agustini Banun. Doktora Agustini Banun. For her effort to sign the official invitation to present the Fabunan antiviral injection in her office. At nangyari po, yun, bago po nangyari yon, nagkaroon po kami ng 2-hour Zoom conference with different levels, doctors, directors in the Ministry of Health of Indonesia. And with the presence, of course, palakpakan natin ang napakahusay na sagot, napakahusay na pagbibigay ng presentation about the Fabunan antiviral injection, si Dr. Willie Fabunan and family. Yan, mabuhay kayo. Ang Zoom conference namin, it took 2.5 hours, at marami pong naka-monitor na mga minister level ng Ministry of Health of Jakarta, Indonesia. So, iyan po. Siyempre, magpasalamat tayo sa presence ni Dr. Agustini Banun, Director of Pharmaceutical Production and Distribution. And of course, Miss Awanda Mamahit, WHO Technical Officer, and Dr. McEntur J.M. Mamahit, Spogmars, a supervisor of 5th biggest hospital in Indonesia, and he was a former head of all government hospitals in the whole Indonesia. And of course, his wife is the former Minister of Health of Indonesia. Ayan na po, at napakaliwanag, maliwanag pa sa buwan na tayo ay magtatagumpay, because ang clinical trial ay mapagbibigyan na at magaganap dito sa Indonesia. And they're very happy na at napaka-receptive nila, dahil talagang pinag-aralan at tinigdan din ang ating gamot. At nakita nila ang potential, at talagang I'm very, very happy. Of course, with this effort, huge effort na nagawa natin, ay talagang tagumpay ang ating pinaglalaban. Ito na po ang ating pinakahihintay. Nandito na po. Kung magawa ito, makikinabang po ang lahat, ang Pilipinas at iba pang bansa. At naway ito ay meron kaming time frame na gagawin ito, at they will guide us accordingly, because yung government
eh meron silang mga binigay na mga steps para maumpisahan kaagad yung clinical trial, and nagbigay sila kaagad ng guidelines sa atin, yung parang FDA dyan, yung National Agency of Drug and Food Control nila, parang ganon. And then yung mga necessary documents for clinical studies, they will provide, they will help us. And of course, overwhelming po ang nangyari sa araw na to. Talagang masasabi ko, FAI ay talagang yun na. Nagkaroon na ng break at hindi na ito mapipigilan. At may mga ibang bansa pa na talagang gustong makipag-negotiate sa atin, at I'm pretty sure na talagang it all be granted, because wala tayong masamang tinapay, ang ginusto lang natin ay mapatunayan at talagang mabigyan na ng break ang Fabunan Antiviral Injection. Just imagine the way they ask questions to our Dr. Fabunan, talagang very professional. Very receptive sila. They understand what they are talking. They understand that two medicines are not dangerous drugs. And of course, ito ay talagang bigay ng Diyos sa atin. Binigay, pinagkaloob sa atin, dahil maraming mga Pilipinong nagdasdasal at naghahangad. At saludo ako sa inyo, hindi kayo bumitiw. At ganun din ako, kahit katakot-takot na pagod at pressure ang aking inabot, ay naihakbang ko. Naipilit kong nailakad ang aking mga paa patungo sa hinahangad nating tagumpay na ito. At dahil sa pagkakataon ay binigay ng Bansang Indonesia kina Dr. Fabunan, bilang patunay na ang FAI ay safe, tinanggap ni Mr. Mario Marcos ang unang turok ng FAI na inadminister ng isang respetadong doktor sa Indonesia. Ito ay bilang sagot na rin sa mga bumabatikos dito na ito ay delikado. Activated. Oh, pagkatan mo kanya ng hindi. Video video siya already? Yeah, okay. Yes, already. Basta na siya, already sudah. Okay. Okay, 1, 2, 3. This is FAI, administered by Dr. the head of a big hospital in Jakarta, Indonesia. Thank you. Yeah. Thank you.